Yun. Juggernaut NPA dito. So, tignan natin kung anong mangyayari sa laro natin na to. Morpling ang magiging last pick para dito sa side ng ano yun? Ito yung music ko. Yun. Ayun. At ito, Morpling ang magiging pick. So, ito ang kompletong line up para sa magkabila ang teams natin dito. Si Asuray na bigla, mga kaibigan. Unexpected, biglang umupo game na pala. Hindi ko rin na yun eh. Pero naprogram yung game 1. Talagang hindi ko na-expect na matatalo pa doon ang ano. Up to lanes, pero ilang beses na buhay doon si Raven sa laban tapos na-takedown pa rin siya ng Virtus Pro. Kumbaga, kompleto regados kasi yung Virtus Pro noon eh. Meron yung RP nila, alam nila na kailangan ng priority target nila yung Terror Blade ni Raven. Mm-hmm. Kaya hindi rin nila basta-basta binibitaw. At ang feeling ko malaking naging turnaround doon yung na-RP silang apat doon sa top lane bago nila ano nakuha yun. So, ayun nga, naganap ang mga dapat naganap. Natalo ang TNC sa isang laban na feeling ko dapat nanalo sila. Pero, yung lineup kasi ng Virtus Pro, pangtarangkahan, kumbaga, built to last. Tapos, maganda rin yung high ground defense nila dun. Pero ito, pakilala mo na, Zuray. Alright, so sa side ng Virtus Pro, we do have Solo on the Ogre Magi, Ramses 666 sa Juggernaut, No One, Phantom Assassin, 9 Pasha, as the Magnus, and last but not least, si Lil na maglalaro ng Warlock. Marami dito sa side ng TNC, it's Kuku playing itong Lina para si Rior ang gumagamit naman ng Rubik dito. Raven ang Morpling, Teams ang Earth Spirit, at si Sam H will be using yung kanyang Bat Rider dito. So, okay. Delikado. Juggernaut PA at saka Magnator, yun yung line-upan dito ng Virtus Pro. Alam mong gumigiba ng panahon yung line-upan nila na yan. So, tignan natin kung ang gagawin dito ng Virtus Pro. Pero there is an aggressive man invade. Mahanap nila si Sam H. There's the upheaval. Sam H with the Firefly. Nako po, nasa high ground siya ngayon. Pero hahabulin pa rin siya. Spin to win na ngayon si Ramses. Pero there is the vision. Spin to win it, mga kaibigan. He should go down. Pero ang dami niyang pinatagal niya yung digmaang naganap doon, bestie. So, pero first blood ay makukuha. Walang mababaan si Sam H doon dahil naikutan yung bundok niya. Wala. So, tumagal ang game 1 ng mga around 90 minutes. Begins. 80, 90 minutes? 1 hour 30 minutes yung digmaan na naganap doon. So, ayan na nga. With that initial first blood, Virtus Pro has a nice start. That could be what leads them to the 2-0 victory. But of course, we can't put out of the equation pa rin kung gaano kagaling ang TNC ngayon. So, tingnan natin dito. Mid lane para dito sa side ng Virtus Pro. Tinapat nila sa Lina, itong Phantom Assassin, pero tatlo sila rito. Tingnan natin kung they will try to go. Binabalik pa nila rito. There's a Light Striker. Delikado ang buhay ng Ogre, pero makunat ang Ogre dito. Binakriplak nila. Tingnan natin kung mapapatay. One more hit. Auto-tax. And that will be a kill going in favor of Kuku. So immediately, TNC answering with the aggression of their own dito, mga kaibigan. Taking down that Ogre in that mid lane. Pero Phantom Assassin ang kalaban dito ni Kuku. May means na abutin siya rito dahil level 2 meron ng Blink Strike yan. Tapos syempre, Stirpling Dagger. Solo na naman sa mid lane. Ini-engage nila. Nag-spin to win na naman sa mid lane si ano? Si Teams. Kahanap ng gulo. Strike array. Ang first kill ni QQ dito. Level 2 na siya. So meron na rin siyang Dragon Slave. And they will immediately head towards their shrine dito. Aggression ng gameplay dito ng Virtus Pro. They know na kaya nilang i-exploit yung lane given the fact na malakas yung mga early skills nila like yung Blade Fury ng Jugger, yung sunog ng Ogre, yung Dagger, and of course yung Blink Strike ng Phantom Assassin yan, no? Mm-hmm. Siyempre, yan, pwede din mag-crit yan. And of course, di natin yung kung paano kalakas din ng Magnus ni Pasha. Oh, pero hindi ito yung pira kung makita mag-morphling si Raven dito, pero morphling si Raven up against APA and pero kita mo naman solo, mga kaibigan, grabe mambulas, grabe mangharas dito, at mukhang si Kuku ang pinapahirapan nila dito sa mid lane. Kung yung game 1 ang pinuntirya nila eh si Raven, itong si Kuku naman ang puntirya nila dito. Kita mo, ayaw siyang tantana ni Solo.
Well, baga yung ginagawa ni Solo rito, sinusubukan niyang ano eh, i-force yung rotation ng TNC para lumuwag yung other lanes nila. Saka okay na naman na mamatay siya in the process as long as ay sabi na nga, ma-free up na lang yung Virtus Pro. Oh, Raven though. Delegado siya rito. He will be chipped down to less than 50% HP by the tier 1 tower on the top lane. Magsha-shrine din dito ang Virtus Pro to get their Phantom Assassin and of course their Ogre Radiant's Magi up and running. Bottom attack. Lane, medyo nakakakuha naman ng maayos na farm dito si Sam H. 10 CS at the moment up against the Juggernaut and the Warlock, which is wala naman talagang disable dun sa dual lane nila. So they are leaving itong Batrider alone to do what he yung kailangan niya gawin dito. Pero ang problema itong si Kuku Martin nararak dito. Nag-connect yung stun ni Solo pero hindi makapag-follow up dun si No One. Dito na rin si Teams pero free auto attacks for No One. At delegado si Kuku, mapapauwi si Kyukyu Martin dito. The harassment na nanggagaling dun sa Sterling Dagger and of course that Ogre. Eh, dinodominate nila yung mid lane dito. Nang ganun-ganun na lang. Samantalang si Pasha dito, eh, siya naman ang magma-Magnus. Kanina sinuwan yung Magnus eh. Ang lakas ng Magnus niya. Pero ito, tignan natin dito. Dragon Slave again. Mamaya, pag tumastas yung level na itong Lina, medyo mararamdaman na rin na itong Phantom Assassin yung damage na meron yung Lina. Pero Kuku going for that 1-1-1 build. Evenly distributed sa kanyang first 3 skill. Well, medyo naramdaman na rin ng Virtus Pro na baka ma-pressure din dito sa mid lane si ano si PA. So giving the assist for that, giving that assist with the Ogre Magi is definitely an plus. Tingnan natin, ispunk dito si Kuku bago niya kunin ng regeneration rune dito. And piniping na si Kuku rito. Tingnan natin anong gagawin ni Kuku. Nangaras lang siya, continuing to haras. There's that stirpling dagger and there's pero that blink people, pero stats coming into dito the mid lane. Pero regeneration oh, na-cancel nila. Immediately cancelled by that dagger. So Kuku going with the idea at itong Ogre biglang babalik dito. Warlock and the Ogre immediately rotating towards this ano, mid lane. Mm-hmm. Although you naku, namatay si Kuku Martin. Minatay ng Ogre, masyadong overextending. Wala na siyang buhay nun. Actually, bumalik siya para mag-grips eh. Hindi niya ata nakita si, ano, si Solo. Napunta sa solo meeting. Kill siya ni Solo at meron kasi observer ward sa taas si Solo kaya abot. Naabot niya yung high ground. At si Kuku medyo careless at the start nitong ating laban. Feels na medyo na, ano na, na-rattle na ang both teams. May mga, medyo may pagka-erratic ang movements nila. Pero at the same time, they're still going for that early game aggression. Trying to dictate yung ano nga, ika nga yung pace ng laban na ito. Ramsey's going a little bit aggressive onto Sam H. Pero nga, wala silang crowd control. Actually, maganda yung Batrider sa matchup na yan. Yung stick lang stick in Apan dito, yan ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Pero eto naman si No One, he is sitting at level 4. They will try for an aggressive play again. Pero hindi nila mapapansin. Andito si Rubik, andito rin si Earth Spirit and they will try to go. Pero tingnan natin, here comes Telekinesis. Pero tsaka pa lang, actually magbibuild dito. Oh, ganda damage from No One though. Uy! The rolling boulder pero hindi pa rin. Nakuha pa rin sila. Pero mamamatay yata si No One dito. LSA. And No One will go down. Here comes the Light Striker. Eh, pero teka lang muna. Teka lang, pero Kuku. Hindi tumama yung hindi kumipekto yung RNG ng Miss. And that is a double kill for that mid laner, Kuku. Getting that kill on the Ogre. And that Phantom Assassin. Samantala, teleport coming in from the Batrider. Hindi aabot ang stun dito ni Solo. So Batrider will be able to escape. Here comes the Slave. The Dragon Slave coming in from the Lina. And Kuku continuing to play super aggressive dito sa ating game number 2. Haze rune ang makukuha ni Kuku Martin dito. At makikita ang Ogre. So alam nilang naglagay ng Observer Ward yung Ogre dahil yun lang naman ang gagawin niya ron. Maglalagay lang ng Observer Ward. And aside from all of that, nakikita natin na actually ang pinaka free farm ngayon si ano? Si Raven. Nako may naka si Haze Rune. Oh. Sino mga uy, ano ba 'yun? Ayun, iniwan niya lang Haze Rune. Sinabantayan niya lang para meron siyang Haze Rune dito. Konting hintay na lang level 6 niya plus Haze Rune, deadly combo for Kuku to work. Oh, very magandang galawan 'yan para sa kanya. That's pero ito, Firefly though. Slash. Firefly ang aangat rito sa may puluhan. Tingnan natin, hindi siya makapag-micro dito. Pero hindi siya maabot. Oh, hindi siya able to escape.
biglang liko by Mr. Sam H, and he will survive that assault na manggagaling sa juggernaut and ogre. Simple. Alam niyo, mamamatay doon si Sam H. Oo, isang magandang maniubra lang coming from Sam H doon, preventing itong Virtus Pro to get that kill sa kanya. And Sam H, alam naman natin na kung anong kalibre niya bilang isang offlaner. Pero mukhang rarakin na naman sa baba sa Sam H ito. There is a TP reaction. Pero apat na TP ito. Tingnan natin ito, mga kaibigan. This is a very good... Tips got mga kaibigan! LSA! May pinaglalaban na ata ang Virtus Pro, mga kaibigan! Ang ganda naman Tips got. Pero ito... Tinulak ni Pasha. Pero by haste rule ako. Rapsi! One more hit. LSA does not connect. The Shadow Ward. Nagtago! Actually giving so much regeneration for Lil Hill. Makakahanap ba si Kuku? Hindi. Makakakuha ng stun pero hindi tatama na dito ang Ogre. Kinulang pero makakakabol pa dito. Overextending para dito sa side ng TNC. Bad play. After bad play para sa magkabilang team. Nahuli na nila eh. Nakakuha na sila ng dalawang kill to their favor eh. Juggernaut and patay. Tayo dyan. Nabura sa mapa. May nahanap din. Isa pa. And 6-5 is the scoreline. Virtus Pro will regain their advantage. Samantala, cheating pretty lang si... Raven dito. Just using yung replicate to farm as well. And he is the leading hero in terms of network dito. Pero Magnus will fall down on that bottom lane. Batrider is here, mga kaibigan. That is a solo kill coming in from Samage. Firefly will be up for the next 13 seconds. Nagkakaroon ng abalan dito. At dito na rin ang Rubik. Rubik susubukan mong pasukin pero hindi po pwersa yun ang issue ng Virtus Pro dito dahil alam nilang baka may TP reaction naman galing from TNC. Kagaya ng nangyari sa kanila kanina. Warlock is sitting at level 5 at pag nag-level 6 yan, dyan napapasok yung strength ng Virtus Pro pagdating sa mga bakbakan. Dyan na sila makagsabi ng Rockmaidu. Facebook pa kay Kuku. Kita mo naman, Fatal Bonds para dito sa Warlock. Yan ang nile-level up niya rito to help them amp up their damage pagkaroon ng mga pagdating ng mga engagement dito. Pero Ogre, naglalakad, spotted niya rito pero mag-TP out itong Rubik ni Rior. So, nakita mo yung gusto gawin ng TNC eh. They know already that sabay smoke. They know na walang RP, wala pang golem. So this might be a pretty good timing for the smoke rotation para dito sa side ng TNC. Yes, they have the Laguna up and running on their side. So they might be able to burst down someone na gusto nila rito. Pero no one being spotted at the moment. Nagtatago siya rito sa mga puno-puno. Pero di nila alam. Malapit lang ang premises ng... malapit lang sa isa't isa yung mga hero ng Virtus Pro dito. Plus, the shrine is there. So, hindi nila gagamitin yung... hindi nila pupuwera sa inyong issue dahil alam nilang pwedeng mag-TP react dito yung mga heroes from the side of Virtus Pro. Samantala, tier 1 tower, the bottom lane na magiging puterya dito. There's that light strike array. They will try to clear up the creep wave. Mukhang event raid para sa magkabilang team dito. Warlock is now level 6. So tignan natin kung paano ang first usage ng Chaotic Offering dito. Phantom Assassin with a face boot as his first item. First item na rito. Radiant's bottom tower. And with that, it's just going to be... Actually, no. Mukhang makakapag-defend pa dito ngayon si Kuku sa mid lane. Although, it's very... I don't know. Baka engage upon siya dito ni Noah kasi nandiyan sa tabi-tabi si ano. Si... Chaotic Offering activated. Activated. Here comes the last rise array connecting. Pero nandito lahat ng kalaban. Here comes the Rubik as well. More playing is here. Tingnan natin. Joins the fight. Tingnan natin dito kung may mahuhuli sila. Pero Raven... the mid lane will go down. Inuna na lang nila itong ano. Yung Infernal. Infernal, oh. Yung creator, yung golem dito. Not going for potential kills doon dahil alam nilang nandun din ang mga hero for Virtus Pro. Pero ano bang tamang tawag pala dyan ko? Kasi tatawa na lang ko Infernal eh. Ano ba? Golem ba or Infernal? Or Infernal Golem? Parang ganun pa rin. Chaotic Offering. Alam ko golem lang din yun. Parehas lang yun. Basta bumabagsak na ba ito? Oh, sige. Pero patay si Sam H dito, bestie. Radiant's bottom tower has been denied. Although matagal na cooldown yun. Tingnan natin kung ano magiging first item dito ni Raven. Mukhang going for Link and Spear as his first item nitong si Raven. Safety na lang muna. Radiant's middle malakas yung lineup nila, pitasan, pero kita mo naman, mapupunit sila rito sa early desolator ng Phantom Assassin. Sipin nyo palang, ganda pala ng combo ngayon ng Virtus Pro kasi merong Empower plus yung desolator sa
sa BA. Kumbaga libreng fury na yun. Oo. Additional damage, alam naman natin na critical ang puhunan ng isang Phantom Assassin. And that could easily eliminate kung sino mang mahuhuli. Especially at this point, kung makuha yung Desolator ng less than 15 minutes, that is a very, very deadly weapon para dito sa side ng Virtus Pro. Kuku at the moment, itaghirap dito. Wala pa siyang item. Either or. It's either yung ano, ibigay nila sa Phantom Assassin yan or doon sa Juggernaut. Magiging ano yan. Sobrang ganda ngayon actually ng lineup ng Virtus Pro in terms of yung hatawan nila. Pero TNC does have that pretty good pick-off then with the with this, I would say, Lina and Batrider combo. And of course, yung rotations ni Teams, pati ni Rio, you can't really count that out. Si Teams, really one of the best. And ayun, pinapakita pala ni Boss Obs yung set na Phantom Assassin. Ano bang set pala yan? Mukha siyang ano, parang Prince of Persia. Saan? Yung sa PA, para maalapin, Princess of Persia. Kaya, pwede pakita. Yan yata yung sa akin eh. Magkano yun, Kuya D? Hindi, ano yun, sa mga treasure lang yun. Ah, treasure lang ba yun? Pero ang ganda. Pero may ganda. Post na naganap. Uy, na-disconnect tayo. At ayan. Nagkakaroon ng disconnection notice sa ating... Sa sobrang, ano, sa sobrang tindi ng laban. Marami kasing nanonood eh, kaya ganyan ang mga ganapan. Sumasabog na ang internet. So again, guys. Sabati ko sa Joanna Marie Rivera, nagpapabati. Nasa Dubai daw siya. Hello, happy viewing. Princess Pagsisihan, binabati ko. Si Pacific Gina, Princess Pagsisihan, nagpapabati siya. Sa girlfriend kong Miracle Rosette, nanonood siya. I love you. Ngayon na. G. Yun. G, pero may disconnection notice. Iba yan ah. Kaya ngayon na wala naman. Nako. To 100 gold, 1,000 gold na lang Desolator na tong si Phantom Assassin. Ang ganda yun, no? Pang entry kasi nila si ano eh. Si Phantom, tapos meron pa silang Juggernaut. So, ang dami nilang physical damage dito. May RP pa sila, if ever sila yung maunahan dito. So, kailangan ng pitasan portion dito ng, ano, ng TNC. Ito, pero pwede na mahuli itong Juggernaut. Walang, ay, may ulti. Ay, hindi, wala. So, tingin na natin. Lurking, looking, pero Ogre nandito rin. Susubukan kong umispat-spat ng Ogre, and Ogre will place yung sarili nilang Observer Ward dito. TNC, alam ng Virtus Pro na nawawala sila sa mapa dito. So, nagko-converge lang ngayon ng Virtus mo sa mid lane. Si Kuku na naman na iwanan. Si Kuku na naman ang iniiwanan. Simple lang ang pagpatay kay Kuku. Sabi, ito na ba yun? Yung mga tumalo sa EG? Kita mo naman, isang simpleng stripling dagger lang sa mukha. Tsaka abhibal nung warlock. Si Kuku wala na magawa ka agad. Patay agad ang mukha ni Kuku ron. Oh my God. And Kuku, mga kaibigan. Very... Okay. Masakit yung pangyari para kay Kuku doon. Anong level ng upheaval ng Warlock? Sa pa lang. Naku po, level 3 upheaval para sa Warlock. Pag kinas niya, wala kayo kaagad gagawin. Kailangan makancel nila agad yun. Problema, may pa-cancel ba sila doon agad? Nandiyan naman siya, no? Flame Break. Kasi Flame Break din pala. Pwede Flame Break. Pwede yung kay Teams. Kailangan yun. Lugi sila mamaya. With the mobility na meron yung PA at saka yung Juggernaut. Wasak sila dun. Kita mo naman, Juggernaut na with a Yasha. Phantom Assassin is the leading hero in terms of network dito. Kuku going for Yule Scepter of Divinity. At walang mahanap na kill dito. Itong TNC, mga kaibigan. 9-6 ang ating scoreline. Pero mukhang naghahanap pa rin sila ngayon. Although I think a ward will spot them out as they try to invade yung jungle na naman ng Virtus Pro. At Desolator is now up on your Phantom Assassin. So kahit sino, burado sa mapa pag nahuli niya ito. May Infused Raindrop pa siya for defensive Dire's purposes. Dire's middle tower is under attack. And this Phantom Assassin ni Noone, mga kaibigan, is ang lakas. Sobra. Medyo nababasa na ng Virtus Pro ngayon ang gawain ng TNC. Kasi na lahat ng forces attack. Or majority ng members ng Virtus Pro nag-hover over sa top lane or sa top side. And once na lang, dumating lang sa bottom lane yung TNC, doon lang sila magre-respond. Oo, oh, pero ito. Kasi alam nila eh. Hindi naman nila kailangan maging over-aggressive saka magpapitas eh. At hindi rin sila ganun kabilis magbibigay ng tower. Itong team ng Virtus Pro. Pero tignan natin dito. Naghahanap si Ramses. Oh. Ramses, medyo left uncontested. Number 2 in terms of network. Pumapangalawa sa kanyang teammate kasi Juggernaut. Medyo nahuhuli na ang Morphling dito.
ni Raven in terms of farm, pero meron na siyang ultimate orb going for Lincoln Spear. I don't know kung gaano ka-effective ang Lincoln Spear para dito sa laban natin na to. It can easily be removed by the Starfling Dagger and even yung mga skill ng Ogre, even the Fatal Bonds, eh, kayang tanggalin yung Lincoln Spear dito. Just for the safety of it, pero... Pagdating sa clash, lakas din ng Virtus Pro. May RP, tapos sabay golem. Oo nga, no? Pwede siya lang i... Lakas na sa pitasan, ano? Lakas pa sa harapan. Sa initiation, no? Ewan ko si Kuko, hindi pa niya nakukuha yung groove ng Lina niya rito. Alam natin, Lina, super potent na hero niyan, pero... At the moment, 15 minutes, walang item si Kuko. Hubad sa katotohanan si Kuko rito, mga kaibigan. Ngayon, since na... Medyo na-clear out na ng Virtus Pro ang some movements ngayon ng TNC. They're starting to stack up dun sa bottom lane. Well, hindi kaya kumontest ng TNC dito unless magiging super greedy, super aggressive itong Virtus Pro. I don't think mananalo ang TNC sa mga engagement para sa particular na oras natin na to. Grabe, tignan mo ngayon si Ramsey sa Casino 1 na nagsisimula para sa Virtus Pro. Parang oh, yung frontline nila. Double Agi frontline, Juggernaut and Phantom Assassin. Grabe. Double damage rune up on Mr. Ramsey. So, tier 2 tower yung pinoproblema nila rito. Unahin nila. Actually, mag-tower trade na lang ngayon ng TNC. That's actually a pretty smart decision. Their structure has been fortified dito. Pero mukhang mabilis ito yung TNC dahil meron silang ano. Uy, pero baka ito tier 3. Tier 3 nga. Nako, sabi nila ayaw nyo lumaban sa amin. Pupuwersahin natin yung tier 3 nyo. Yung base race ba nila? Yung base race yung bami? Hindi pupuwersahin, hindi pupuwersahin. So, 2-for-1 nata in terms of tower trades. 2-for-1 indeed. At TNC, medyo giving too much space para dito sa side ng Virtus Pro, although alam naman nating no choice sila at the moment dahil hindi nila kayang pumitas ng isang mabilis dito with the threat of that RP, the Phantom Assassin with that Desolator, that Juggernaut na medyo nangunguna in terms of network, eh mahihirapan silang lumaban with the kit and the utilities na meron ng Virtus Pro on their current lineup dito. The current state ng Virtus Pro, ang lakas din talaga eh. And I think this is going to the point now where in Virtus Pro, all they have to do na lang is to take the top side, yung top tier 1, saka top tier 2. And up to the point na mag-high ground na sila, wala pa rin well, pampalag doon ng ang TNC. Ang lakas dito ng TNC, kailangan nila sa ano to, sa pag-high ground. Tignan natin. Pero mukhang hinatak nila si Solo. Solo will go down, so that is a, at least a very good start. Debut of that Blink Dagger, at least they got something going on, pero ang kapalit niyan is a tier 1 tower dito sa top lane. And they only got that kill on that Ogre Magi, which is not big of a deal. Yeah. Dahil siya yung pinaka-bottom hero in terms of network dito. I think everything can help naman. At least yun yung multicast na sabay wala. Sabay rekta sa Roche Pit, aray ko bis. Sobrang policy ngayon ng Virtus Pro. They know they're in the... They know na may RP sila, may golem sila rito. And this will be very disastrous para sa side ng TNC kung lalaban sila rito. Not unless magkaroon ng super pagkakamali dito. Papasok si Teens. There's that magnetize. Sino nakakuha? Wala. Wala. Nakuha rin ni Ramses. Wala dong flame lasso si Sam H. Oo. Deliver ni Pasha. Also, they will also Raven get the Rubik. Pero RP sa mukha. Ba't siya pumasok? Miscommunication. Binigay na nila yung Aegis. Namatay na yung dalawa. Pumasok pa si Raven dun. Oh my God. Mistakes were made, mga kaibigan. Kuku, a complete non-factor dito sa game number 2 natin. And Kuku, eh non-existent pa sa game number 2 natin. Kailangan magpakitang gilas ni Kuya Kuku Martin dito. Nasa kanya ang bola ng TNC. Alam naman natin, Lina, a series of pick lang. Makakabalik na sa laban natin yan, pero kailangan nila ma-identify yung opening na binibigay sa kanila rito ng Virtus Pro, pero at the moment wala pa ata nagagamit ng lamon na blitz si Kuku. BKB Desu, mas mahihirap pa sila dito. Minutes, wala pang 20 minutes. Paano mo papatayin yun? Hindi na papasok yung magic, tapos may evasion pa. So ito na, with that clash loss against Virtus Pro, TNC gonna be looking for another gank on this Smoke of Deceit. Pero baka mahuli lang nila yung mga supports ngayon ng Virtus Pro. But that could be still pretty good. Okay, pero ito, Laguna, unang skill sa may gusto nila rito. Patayin ang Warlock and they will be able to get those two kills on the support. And Kuku Martin getting, wala actually siyang nakuha ang kill doon. Pero at least getting some experience towards their side.
dahil kita mo naman gusto niya buuin Bloodstone dito, pero grabe yung sakit ng Phantom Assassin dito na ngayon pa lang pag may nakita yung Phantom Assassin burado, ayan oh, one hit delete. One hit delete. Oh, sige mo, pag may nahuli dito si Rami. Mantas na, pero nahuli. Uy, pa rin na. Tignan natin dito, Skiver, RP, si wala ba? Pero ito na, Phantom Assassin. Juggernaut pala yun, nakala ko Phantom Assassin. Blink Strike goes in, aray! The damage from no one. Sino pa? Who's next? Sterling Dagger, double kill. Dalawang palo, dalawang patay, dalawang bangkay, and this might be the opening that they need. Post para naman dito sa side ng TNC. Sila naman ang magpo-post dito. Tingnan muna na onte. Disconnected ang Batrider. Keyboard problem. Ako, hinahampas na. Sabi ni Raven dito, no problem daw. No problem. Yung mga Predator keyboard ngayon ng TNC. Nakakapalo na ng keyboard. Oo. Hindi kinaya ang, ano, ang pressure ng laban. Yup, yup, yup. So, with that, 14-9 ang ating scoreline with a pretty, I would say, generous lead here for Virtus Pro. Nakikita nyo ngayon sa ating net worth, 10,000 tumpak, pataas pa si No One, pati si Ramses. Oh, and walang patumpik-tumpik itong si No OGF. One dito. Bubuo na rito agad ng, ano rito, basher, si No One. At more bling ni Raven, ano ang kaya niyang gawin? Ano ang kaya i-bring ni Raven dito sa table? Blink and Spear lang yung item niya against this very too... well farmed core. Oh, and heavy hitters. Heavy hitters, Manta style, Aegis going for the Fusion Blade. Here comes the stun, connecting on two, pero that will just delay the inevitable. There's a TP coming in dito. And upheaval there is that upheaval, mga kaibigan. More thing with the replicate. They're picking up Lil though. Very low HP ngayon si Ramses, pero pwede silang mag-ana lang, mag-back away and grabe then naman yun, healing dito ward. Naman yun, in-upheaval lang sila, wala silang magawa. Oh, ito na nag-claiming lasso. Nahuli nila si Pasha. Pero chaotic offering on the RP three people. RP, nako oh po. My god, Omnislash. Taking down three. Out from Ramses. Sama na si Rior dito. Tignan natin. Nakahabol pa sila spin to win. One hit delete. Hindi kailangan ni Ramses pumasok. Kailangan si No One lang. Grabe. One hit delete. Masyadong napabayaan yung Phantom Assassin sa mid lane. Feeling ko tapos ang karir. Tapos ang TNC rito sa game number 2. Walang lunas sa sakit ng Phantom Assassin dito. Obviously, a much faster game than the previous one. That would seal it, mga kaibigan. I don't even think they can defend Super Crit at this early. At walang pake ang Virtus Pro dito. And the streak continues for Virtus Pro. So, yung decision... Magiging 16 straight wins para sa Virtus Pro dito. So, yung decision ng Virtus Pro na i-focus na lang si Kuku para wala siyang impact sa mid-game. Tamang-tama lang. Totoo. At maaga nag-online masyado itong Phantom Assassin and Juggernaut, which is akala mo late game centric yung lineup nila. Hindi, pinakita mo ano pa lang, ito nakapulot pa ng double damage rune. Yan ang nakakatakot eh, pag yung sinasabi mong late game na cop na online sa ano mid game. Abay, wala, Awichi nga. 1-8 critical. Damay-damay na lahat ng kalaban nila dito. Tama yan oh. Nahagip, pati puno, kulang na lang, maputol. Pag nahagip nung empower. Yung crit na ni No One, grabe. Yap, yap, yap. At ito, bumili. The Recta Abyssal Blade. Wala na eh. Oh my god. Sobrang Vanguard healthy muna. Na nga eh. Sabay may basher na dumating. Oh, di niya pa sinusuot partida. Nako po. Recta Abyssal Blade. Di na nga nila mahuli si No One, mas lalo pa. Nahuli nila yung Magnus, nilapit nila sa sarili nila, sabay in-RP sila sa mukha, tapos ang Dota 5. Maba! Rampage ang nakikita ko rito. Na-forecast na natin dito mga bestie. Kung ano mangyayari, pag may nahagip, patay. At sabi ng TNC, di tayo mapipitas dito, dito tayo sa side ng mapa nila. So ngayon, Riku. Virtus Pro is just gonna take out this shrine top. May shrine. Nanalo na masyadong ginalingan masyado mga bes. Mm. Ginalingan masyado. Pedal to the metal. Metal pa lang. Radiant's bottom tower is under more attack. Bling. Naku Radiant po. Structures are fortified. Go Scepter. Bestie ang item dito ni Mort. Still, kahit man lugi ang TNC, they're making Radiant's the best out of a bad situation. Nababasa naman nila kasi ang rotation ng Virtus Pro ngayon and they're trying Juggernaut to get... buying a dagger. They're taking as much objectives as possible. So, tingnan natin kung may signs of life pa ba para dito sa TNC. Medyo
pag nakikita mo yung item ng Phantom Assassin, masakit eh. Masakit talaga eh, you know? Parang pati yung mga nanonood, nararamdaman. Pag may nakita ka, baka nakita mo, parang naisip ba pag nakita nila si Ryo? Tapos binlinkin na niya, yung nakakaw niya, nakasmoke sila lahat, binlinkin na. Pag clip sa likod, nadama yung lahat sa likod eh. Naku. I don't know. Nagsumiksik sa puno. Naghahanap. Oh, nakita! Naku po. Patay tayo dyan. Kapag-dog out, pero si Ryo. Kita mo si Ryo. Pak! Sabi ko sa'yo eh. Casualty of war. Pag nakita si Ryo, tapos talaga eh. Next. Akala mo si Juggernaut yung may ginawa. Eh, siya yung mahabol eh. Next. Hindi, siya yung may mobility eh. Mas mabilis eh. May dagger pa eh. Yup, yup. At ang sakit, di ba, bes? Grabe si Ryo. Paano na? Paano mo nalalabanan yan? No fear kay Ramses. Papasok lang siya mag-isa. Mandirigma na si no one. Talagang no one, mga kaibigan. No one will survive sa ganyang klaseng Phantom Assassin. One hit delete, parang inalt F4. Abyssal Blade completed. Pag may nabu, di na. In TNC, no die, no surrender sa kanila rito. No blood, no foul. Andaan nyo yan. At get masa yung mga kaganapan dito. Oh, all eyes dito on no one. Anong kinuha niyang talents pala? Anong talent ang kinuha niya? Sing and dance. Anong kinuha niya talent niya? Sing and dance. Mga 15, 10% life steal, simpleng. Atak! Pa-extra. Oh, nahuli pa nila si Raven. Hindi ito maganda. The RP crit, to connect, pero... Crit! Di sinuswerte sa crit. Upheaval though. Mag-rolling boulder. Out. Sabay pumasok si Juggernaut, mag-aanap ng chuchuk sakin dito. Eh, yung ano na lang, story na lang muna. Eh, pero nabuhay si Raven doon. So, Sides of Life, nabuhay si Raven. Okay. At walang RP. So, magpa-back muna rito, Virtus Pro. Yung si Kuku, ano na ba item ni Kuku? Yun, Scepter Bloodstone. Pwede na. Pwede na. Pwede nang pumasok sa Pokeball. Sa Pokeball. TNC, mga kaibigan. They are in a pretty dire situation. Tignan natin kung meron bang milagrong magaganap dito. Pati yung Batrider ni Sam H, mas mahirap pa sa support ng Warlock dito. Yeah. So far, so good naman ngayon sa Virtus Pro. Even ito, may Ethereal Blade sila rito. May Ethereal Blade sila rito. Gusto nilang gumawa ng... pero delikado yung buhay niya. Pag wave in niya dyan, pag shotgun wave niya, pag naunahan siya ng Blink Strike, pag nag-critical, 1-8, yung buhay niya, 900. Nakauli sila lang isa. Sakto pa si Pasha ang nakita nila. Oo. Walang members ng BP doon. And that is the Magdus falling down at least. Getting a kill onto their favor itong team ng TNC. Well, as long as hindi mapabigay ng Virtus Pro ang more than, I guess, two members or either one of the cores nila ngayon, they're still pretty good kahit man nakakuha ng pickoffs ng TNC. Although, siyempre, at the same time, TNC still getting the resources that they need. Nakakuha na ng Eternal Blade ngayon si Morphling. Although this is be a double-edged sword. Masyado siyang naging overly aggressive sa pag-stack ng kanyang shotgun, eh yep. Baka mapasabog siya ng isang auto-attack lang ng Phantom Assassin or yep. Even ng SS ng ano. Yun na nga, yun na nga sinasabi Juggernaut natin dyan. Pero anong gagawin ng TNG? Masyado nilang pinabayaan, in-underestimate nila yung lakas ng Phantom Assassin sa mid lane. Oo. Bagay din, ba't ganun no? Tumaba ng sobra. Okay sana eh, dinalawa na nga si Kuku. Dapat dinalawa na rin nila o tinatlo nila. Kinulang pa rin. Wala, yun lang. May Abyssal Blade, tapos bubuo ng Lincoln Spear. Nako. BKB, Lincoln Spear. Abyssal Blade, Desolator. Sabay, ibabap mo ng Bloodlust at Empower. Nako po. Walang katakas-takas. Oo. Parang yung items na yan, dinay-stripa. Ginalingan masyado. Oo. Ni no one. I mean, Abyssal Blade finish na pala dito for... Kanina pa yan. Oo, oh, kanina Malinkin pala. Malinkin na nga eh. Ilan halata. So may total lockdown ngayon si Noan. Oh, kumbaga hindi mo siya wala ka nang pag-asang mapatay siya. Kung mapapatay mo siya, makakapatay muna siya ng mga tatlo sa team niyo. Di pero binabantayan pa rin si Noan dito na. Alam mo kahit walang batay si Noan, pag lumaban si Noan, pag nainis si Noan dito. Kaya niyang mga ano eh, mampunit eh. Oo. Mid lane though, open na sa base ng TNC. So oo, kanina ba actually bukas yung mid lane nila, no? Pero hindi naman ganun kalata. Siyempre, still manageable pa naman yung pagkasira ng barracks sa mid lane. Although, Roshan should be up in a couple of minutes. Nagkaroon na ng ubusan ng lahi dito. Alam na ni no one. Nakakaamoy na siya. Makakaamoy na ng dugusin. No. PA yung nakita. Hindi ito yung gusto nating gangkin. Takbuhan na, sir. Mamba out. Takbuhan na, sir. Mamba out.
Pag na-chaotic offering fatal ban sila, kahit isa lang yung tama yung Jagger nun, sumasakit na rin. Paskadi naman na to. Kumbaga yung sakit mo, hindi lang cancer eh. Lahat na ng sakit tumama sa'yo. Trangkaso. Cardiac arrest, lahat na. Heat stroke, tuberculosis. Kumbaga pag hiniwa ka ng phantom assassin, kalbeto pa eh. Naku, chok-chak talaga magaganap dito. Hinihahanda na. Kumbaga sinisigurado na nila yung katapusan ng TNC dito sa game number 2. Aegis will be claimed as well. Juggernaut pa magdadala niyan. Parang napakaga naman kasi nung item nitong PA na to. Ano ba yun? Wala pang 20 minutes BKB days. Ano? Pero ngayon it is 30 minutes and TNC hovering in the top lane. They might actually catch no one dito. And no one doesn't have the Aegis of Immortal. Wala din ang other members ng TNC. He does pop the BKB and makakaalis siya with the help from Pasha. Wait, pero ito na, naghahanap ng Flame Lasso, pero hindi! Ano, ano raw? Sino chaotic ba? Chaotic offering sa wala. Ayun, huwag na rin si, ano, si Kuku pala. Matay si Kuku. Next, sabi niya, next. Kanina tumatakbo ko eh, gagangkid daw niyo ako eh. Rolling boulder. Uy, skewer. Kinulang si skewer. Pero kita mo naman yun. Batrider, igakas niya na yung lasso niya. Oh, ito na. Back. Patay. Inabisal sa mukha. Sabay critical. One hit delete. Kumbaga sa Ragnarok na Asura Strike, mga kaibigan. Itong mga TNG. Dire's top tower is under attack. Na extremity piece sila. Life decisions. Magpasok kaya, no? Pero siyempre, yun na lang ang magagawa ng TNC ngayon eh. Kung hindi nila ipuwersa, saan pa kaya? Oh, kumbaga wala eh. Nandyan eh. Naku-cooldown na naman yung BKB. Aray, Vibs. Ano ba naman yun? Ba't may ganitong klaseng hero na nabubuhay? Sabay ko, nagpa-parn-parn siya dito, mga kaibigan, kakaiba. Naku, may pipitasin ng Raven sa trying to actually split push onto the side lanes. Mahuhuli siya ngayon, pero makakonect na ba ng slow, anong stun ni Solo? Hindi. Siya daw mabilis. Kung inabutan, tapos, naku, ito na. Going for an ultimate orb to complete yung kanyang Lincoln Spear. Etong si Mr. No One dito. Nasa manok niya na actually. Score, yan na, kompleto na yan. Buo ang Lincoln Spear. Tapos ang Dota 5, mga kaibigan. Kumbaga sa Ragnarok, naka-plus 10 lahat. Naka-plus 10 na ano? Nakabalmong. Pwede hindi ako makaka-release kasi nung bata ako, hindi ako binigyan ng chance sa mga paglaro. Ng Ragnarok? Oo. Ano ba naman yan, bestie? laro ng ano yan eh. Nakulagot. Feel ko magandang gagalit sa akin eh. Bakit di ka naman maglaro ng Ragna? Babalik na nga yun. Huwag ka mag-alala, magkaka-chance ka babalik ng Ragnarok. Actually, narinig ko. Isasali kita sa guild ko. Actually, narinig ko, Kuya D. May 7, Ragnarok Festival ata yun sa MOA. Nako. So, yun. Mga next naman nagbabalik. Ito. Sumaka nostalgia trip. Pero ito, TNC. With the flank into the backline. Mahaha!